ang mga naging ganap sa mga nakalipas na araw sa liga. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. Pakiring na rin ng bell para wala kang mamintis ng mga videos natin. Alam na nating lahat na hindi maglalaro si Bobby Ray Parks Jr. this season dahil nga ito sa personal reasons, which hindi naman ito nagustuhan ni Boss MVP. And yung case na to ay dinala ng TNT sa Commissioner's Office. And take note na kahit free agent si Parks ay hindi pa ito pwedeng mag-sign sa ibang PBA teams. We all know the never say die na linya. Pero ang pagiging unrestricted free agent ay nagte-take effect lang kapag 7 years ka nang in contract sa isang PBA team. So basically, hawak pa rin ng TNT ang rights kay Ray Parks Jr. And as of the moment, hindi pa rin nagki-keep in touch ang dalawang kampo. And I hope makarinig na tayo ng balita ukol dito. Bisitahin din natin ang Gilas. Sa darating na Olympic qualifying tournament sa Serbia ay walang PBA players na ipapadala. Ang Gilas ay mag-All-Cadets team. And this is the ticket for the Olympics kung saan sa first round ay makakalaban natin ang Serbia at Dominican Republic. And we need at least one win para makapag-advance sa semifinals. Dito maglalabas ako ng thoughts na para sa akin medyo may pagkasayang ng onte kasi kung magpapadala ng best lineup ang Gilas, may chance tayong manalo lalo na at walang mga NBA players para sa kanilang mga bansa. Pero syempre, we need a lot of time to prepare. Meron nga tayong best lineup pero 10-day preparation lang, edi wala din. Sasagasaan din kasi talaga ng Gilas ang PBA season na ewan ko ba ba't hindi talaga kayang ma-adjust yung mga ganito. Which ng panahon naman ni Commissioner Noli Iyala, nasasakto naman yung schedule. Pero meron din tong positive. Syempre, kung ang habol lang natin is experience, edi why not mga cadets naman talaga ang ipadala. Preparing for the future ay okay naman talaga kung saan yung ilang mga players din dito ang posibleng maging representative ng Pilipinas sa 2023 World Cup. Maganda din kasi yung ginagawang culture ni Coach Tab na huwag masyadong maging dependent sa PBA. Pero syempre, iba talaga kung nagkakaisa itong SBP at PBA. Speaking of PBA ay dalawang conference ang balak nila this season. All-Filipino at Governor's Cup, meaning 6'5 import ang mga darating sa Pilipinas. And we will not see some teams na aangat. Paulit-ulit ko na lang ding sinasabi na sana merong dalawang import sa PBA. Okay naman talaga, 2 conference, pinaka-okay talaga yan. Pero sana yung import conference ay may limit na 6'5 at yung isang import ay unlimited height. I really don't know what's holding back, bakit they are still sticking to their old rules. Gusto namin ng bago. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.